Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back to my channel, mga kaaldab. May bago na naman po tayong latest updates dito sa picture na to, mga kaaldab. Ito po yung pinaka-latest sa latest po. Makikita nyo, mga kaaldab, kung sino ang kasama po ni Main Mendoza. Well, hindi na natin papahabain to, mga kaaldab. Kasi, alam nyo, mga ina-update ko, maraming natutuwa. At siyempre, marami rin po nagagalit. Yung tipo talagang idinia-down po ako na puro paasa at puro fake news daw yung binabalita ko. Well, hindi ko naman po talaga siya masasabing 101% na si Alden Richards dahil hindi ko nga naman po nakikita, hindi naman niyo po rin masyado nalalapitan. Pero ang pinupunto ko, mga kaaldab, ang pinupunto ko yung katawan, di po ba? Yung tayo, yung tindig, yung muscle, di po ba? Yung batok. Yun po yung ikinukumpara ko. At base na rin po sa mga taong nakakausap natin, di po ba? Kasi yung mga iba po ay kanya-kanya pong reaksyon. Di po ba? Kaya nga po, ipinopost ko to at sinasabi ko, mag-comment kayo. Para naman po lahat ay maibigay ninyo kung ano nga po ba talaga yung dapat yung mga nalalaman nyo. Pero hindi ganun eh. Di po ba? Agad-agad binabas nyo ko. May sinasabi kayong hindi maganda. Di po ba? At nire-respeto ko. Sabi ko nga po, tignan nyo muna yung mga picture at ebidensya na pinapakita ko bago kayo maghusga. At yung kay Sarah Heroni po, Heronimo, mga kaaldab, eh totoo po yan. Base po yan sa social media. Yung mga ina-update ko po, mga kaaldab, siguro naman po, eh nakikita nyo. Kasi hindi naman lang ako ang nakakita nito. Kung ikaw ay isang mahilig sa social media at lagi ka nagbubukas ng yung Twitter, Facebook, Instagram, makikita at makikita mo to dahil sinishare po ito ng mga tao. Di po ba? Ngayon, kung masilip mo siya, siyempre, imbestigahan mo na siya. Titignan mo kung saan nagmula at sino yung nagsabi niyan. Di po ba? Sa totoo lang, mga kaaldab, hindi po magsasalita si Sarah Heronimo kung wala po talaga siyang nalalaman tungkol kila May Mendoza at Alden Richards, hindi po ba? Dahil alam niya na once na magsalita siya, pwede siyang balikan, hindi po ba? Na bakit sinabi mo yan, Sarah? Alam mo ba ang dahilan? At least meron siya kasi hindi niya naman sasabihin yan, mga kaaldab, kung wala siyang pruweba o patunay. Dahil nga po sinasabi ko sa inyo, matagal po siyang kaibigan ni Alden Richards. At si Mateo at si Sarah Heronimo, kaibigan po yan nila Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos. Na alam nyo naman po na, mga kaaldab, na kuya po o isa po sa mga kuya ni Main Mendoza eh si Ryan Agoncillo. At isa po yan sa nagpanalo po kung saan po ginanap yung talagang challenge na buwis buhay. Kasama po niyan si Ryan Agoncillo na talagang team po sila. Doon po nakasama niya si Judy Ann Santos. At meron po silang post po o picture sa Korea. Nakasama po sila Bossing at si Pauling. Di po ba? Ngayon, mga kaaldab, hindi pa po ba sapat ang mga binibigay ko para sabihin po sa inyo na lahat po ng ina-update ko ay base po sa mga nakikita ko at sa mga sinasabi sa akin, di po ba? Well, kanya-kanya po nga yung reaksyon at comment dyan, mga kaaldab. Na alam po naman natin na marami pa rin pong nagdududa hanggang ngayon. Dito sa ating nakikita, mga kaaldab, naglabas po ng bagong statement
ang GMA Network o ang Itbulaga official statement, mga Kaaldab. Dito, pinaliwanag po ng Itbulaga management kung bakit hindi po sila pwede ngayong magpapasok. Kasi nga po, yung ating Pilipinas po, mga Kaaldab, nasa state of public health emergency. Kaya nga po, hiniling ng management, no, ng Itbulaga management, na mag-decide po na pansamantalang hindi po muna sila magpapapasok ng mga tao habang pinalalabas po yung show. Para po, siyempre, proteksyon na rin po sa kumakalat ngayong COVID-19. Medyo, siyempre, malungkot po. Especially sa mga mamis at mga titas na talagang masugid pong nasa Itbulaga, na kung saan po, kumbaga, dito lang po sila sumasaya. Di po ba, mga Kaaldab? Well, correct me if I'm wrong, di po ba? Halos mga karamihan na dyan may mga edad na talaga naman pong gustong-gustong makapanood at makita, siyempre, sila Main Mendoza at Alden Richard. Siyempre, yung mga AB Dabber Cards, na alam nyo naman po na yun po talaga yung kinasasaya nila. Kaya lang po, siyempre, may mga pagkakataong katulad nito na hindi talaga inaasahan, wala po tayo magagawa kasi kumbaga nag-state of, kumbaga nagkaroon ng problema po talaga dun po sa COVID-19. Pero pansamantala lang naman po yan, temporary lang po, mga Kaaldab. Pagka naayos na po, pwede na po tayong pumunta, lalong lalo na po ang mga mamis at mga titas. Kaya sa mga hindi po nakapunta at nabigla, sana po pag intindihin na lang natin, mga Kaaldab, ang EB management sa kanilang official statement. Kasi marami pong nabigla, bakit wala? Di po ba? Lalo na yung mga team abroad na naghihintay. Wala pong Itbulaga. Kaya syempre, yung mga team abroad natin na talagang nagtsaga, kumbaga nagantay. Bakit nga alas 12:30 na, wala pang live ang Itbulaga? Di po ba? Kaya nga po, mga Kaaldab, siyempre, nakakabigla, di po ba? At gaya po ng sinabi nila Bossing at ng buong Itbulaga family, kumbaga, makakaraos din, di po ba? Mapapanood din, pero pansamantala po munang pinagpaliban po. Well, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Sa mga nagtatanong, mga Kaaldab, kung bakit wala si Alden Richards at si Main Mendoza lang po ang nasa APT Studio. Dahil po, sa mga magtatanong o sa walang balak magtanong, isasabihin ko na rin po, may TV commercial ngayon si Alden Richards. Kaya po, wala siya sa Itbulaga. Baka na naman kasi may lumabas na bagong issue na may kasama na naman po siyang isang, alam nyo na, mga Kaaldab, at least nasasabi ko na sa inyo, wag po kayong masyadong maniniwala sa mga isyong naglalabasan. Dahil baka meron na naman pong ibang nagsasabi, uulitin ko, kaya po wala si Alden Richards, meron po siyang bagong TV commercial. At syempre, i-update ko po sa inyo yan. Abang-abang lang po kayo. Dito, mga Kaaldab, marami pong comment ang nakuha natin. Kapansin-pansin na nakaduster po si Main Mendoza. Na talaga na pong inang-ina na po ang dating. Hindi po ba? At tumabi pa po siya kay Pauling. Ako, mga Kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po gamay yung mga ganyang kasuotan, lalo na po sa dalawa. Pero ang mga mamis at mga titas, na kung makikita nyo, mga Kaaldab, yung comment na talagang sinasabing panalo na. At eto, mga Kaaldab, naalala nyo po nung Sabado ang sinabi ni Alden Richards na nadulas po kung ano yung paglilihi, kung saan pinaglihi, parang tapos ganito po yung suot ni Main Mendoza, mga Kaaldab, na tipong nagdadalang issue. Well, para sa akin, mga Kaaldab, talagang umaayon po si Mengay sa mga sinasabi ni Alden Richards, hindi po ba? Talagang may pagkakataon siguro na nagkakataon lang, di po ba? O talagang sinasadya ito ni Main Mendoza para po masabi nila na talagang ang sinasabi po ni Alden Richards ay pawang katotohanan lang.
na meron po talagang nagdadalang tao o naglilihi, mga kaaldab. Kasi kapansin-pansin, di po ba, na bakit kaya ito sinuot? Dahil alam po niya at napanood niya nung Sabado na talagang pinagtinginan po o nabigla po lahat ng tao nung magsalita si Alden Richards doon, di po ba? Kahit po si Cheska ay hindi po nakakibo. Pati po yung mga kapitbahay, chismosang kapitbahay niya, eh hiba po yung tinignan. Ang alam niyo kung anong yung reaction po ng crowd, doon po yung pinakadabis doon. Yung standing ovation, biglang tumahimik, sabay nasyak po, di po ba? Alam ko naman siguro, mga kaaldab, eh napanood ninyo yun. Kaya nga dito sa mga ina-update natin, uulitin ko, kasi napakarami ko talagang basher ngayon. Hindi ko nga alam, mga kaaldab, kung saan si Lupalop ng galing to, hindi po ba taga-ibang planeta? Hindi naman siya dating ganito na talagang tinitira tayo talagang ano, medyo dumarami na po sila. Siguro, mga kaaldab, ito po yung mga Aldab Nation na bumaliktad, o ito yung mga lumipat na sa atin dahil nabas nila ng gusto yung taong gusto nilang i-bash, o isang vlogger na nakuha nilang i-bash na bumaliktad na naging army na siguro, di po ba? Well, kung ganyan po yung tingin nyo sa channel na to at makukuha nyo po ako ng mga ganyan, eh nagkakamali po kayo siguro doon sa ibang vloggers na gagawa nyo yan. Pero dito sa channel na to, eh puro ebidensya at resibo ang ibabato ko sa inyo. Hindi ko kayo pagbasabihan ng masasakit na salita gaya po ng ginagawa nila sa akin kapag nagko-comment ako. Ang sa akin po, nire-respeto ko kayo, pero may mga matitibay at ebidensya na ipambabato ko sa inyo. Natigusagurado naman pong makukuha ko yung simpatya ninyo na masasabi nyong minsan siguro tama si Mr. Destiny. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, eh subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.